Mga kaibigan, pamilya ka rin ba sa punong o halamang tinatawag na lipang kalabaw sa Tagalog o alingatong naman sa Bisaya? Lupa naman ang tawag sa mga Ilocano at bulan-bulan naman sa Ilonggo dahil iyan ang nakakamanghang herbal tree na ating pag-uusapan mga kaibigan. Prostate problem sa mga nagda-dialysis o mga problema sa kidney, mga karamdamang madalas na iniinda ng karamihan mga kaibigan, mga kondisyon sa kalusugan na nararanasan po natin na hindi inaasahan. Bunga ng labis ng pagkonsumo ng ilang pagkain o di kaya naman ay maling routine o mga pamamaraan at lifestyle. At kung meron kang mga karamdamang tulad nito, ang una mong tatakbuhan ay ang mga butika upang bumili ng gamot at upang ito ay agad na malunasan. Subalit, alam mo ba na mayroon palang isang klase ng puno o halaman na madalas na ay iniiwasan ng marami ay maaari palang sagot at lunas sa iyong kalagayan mga kaibigan? Kung ikaw ay tubong probinsya o lumaki sa mga liblib na lugar, sigurado ako mga kaibigan na pamilyar ka sa mga punong ito at lipang kalabaw o tinatawag na alingatong tree sa Bisaya. Dahil isa ang punong ito sa pinakadelikadong puno na dapat mong iwasan sa kagubatan, ang pagdampi lamang ng dahon na ito sa iyong balat ay magdudulot ng kate sa iyong balat na maaring tumagal ng hanggang 2 araw mga kaibigan. Kaya nga kadalasan ay agad nila itong pinuputol upang hindi na makaperwisyo at makapagbiktima ng kung sino man. Subalit, paano kung sabihin ko sa inyo mga kaibigan na ang punong ito na ay dapat nating iwasan dahil sa labis na makate ay ang halaman din palang sagot at lunas sa ating karamdaman. Mga kaibigan, ang puno ng alingatong, ang herbal na puno na ito ay madali lamang gamitin. Kumuha ka lamang ng 1/4 na kilo ng ugat ng alingatong, hugasan ito ng mabuti at saka hiwain ng pino. Pagkatapos nito, pakuluan ito gamit ng 1 litrong tubig sa loob ng 20 to 25 minutes. Pagkatapos palamigin, pwede mo na itong inumin 3 times a day o habang wala pang laman ang iyong tiyan o bago kumain. Subalit, saan-saan nga ba mabisa ang ugat na ito? Sa kabila ng reputasyon nito para sa sakit, ang labis na makate ay ginagamit pala itong ugat ng alingatong upang makatulong sa ilang mga karamdaman mga kaibigan. Ipinapakita ng pag-aaral na mayroon itong antioxidant, antimicrobial, anti-ulcer, astringent at analgesic na kakayahan mga kaibigan. Ayon sa University of Maryland Medical Center, ang ugat ng alingatong o lipang kalabaw ay karaniwang ginagamit sa buong kasaysayan bilang isang diuretiko at para sa panggagamot ng masakit na mga kalamnan at kasukasuhan, eczema, arthritis, gout at anemia. Ngayon, pangunahing ginagamit ito upang gamutin ang mga issues sa ihi, gayon din ang mga allergy at pananakit ng kasukasuhan. Ang pinaka napatunayang benepisyo sa kalusugan ng alingatong ay ang nakakatulong sa benign prostatic hyperplasia o tinatawag na BPH at sa mga isyo sa pag-ihi mga kaibigan. Ang mga simptomas ng BPH ay ang sanhi ng isang pinalaki na prostate gland na pumipindot sa urethra. Ang mga nagdurusa sa BPH ay nakakaranas ng iba't ibang antas ng tumataas na paghihimok na umiihi, hindi kumpletong pag-alis ng laman ng pantog, masakit na pag-ihi at pagtutulo pagkatapos ng pag-ihi at pagbababa ng daloy ng ihi mga kaibigan. Sa isang pag-aaral ng BPH na dulot ng testosterone sa mga tao ay nagpakita ang ugat ng alingatong ay maaring kasing epektibo sa panggagamot sa kondisyong ito bilang finasteride, ang gamot na karaniwang ginagamit upang gamutin ang BPH o problema sa prostate at maging kidney problem natin mga kaibigan. Lubos na sigurado ang mga medical doctor at alternative doctor kung bakit pinapagaan ng ugat ng alingatong ang ilan sa mga simptomas na ito. Ngunit ipinahihiwatig ng maraming clinical na pag-aaral na naglalaman ng mga chemical na nakakaapekto sa mga hormone na nagdudulot ng BPH mga kaibigan. Kapag kinuha ito, ito rin ay direktang nakakaapekto sa mga selula ng prostate. Ang ugat ng alingatong ay ipinapakita rin na nagpapabagal o humihinto sa pagkalat ng mga selula sa cancer sa prostate mga kaibigan. Karaniwan itong ginagamit kasama pang iba pang mga halamang gamot
Ang ugat ng halaman ay pangunahing ginagamit na may kaugnayan sa mga isyu sa ihi. Kabilang na din po dito ang infection na mas mababang urinary tract infection, mga kaibigan. Ang ugat ng alingatong o lipang kalabaw ay ginagamit bilang isang matagumpay na pangkalahatang diuretiko at makatulong din sa pagdaloy ng ihi. Ginagamit din ito sa mga remedyo sa bahay para sa mga infeksyon sa pantog, mga kaibigan. Ayon sa pag-aaral, napakahusay ng ugat ng alingatong para sa mga nagda-dialysis at para sa bato sa bato, UTI, high blood pressure, diabetes at sa lumalaking prostate gland na mga kalalakihan para sa uric acid, insomnia at para din sa mga may rheuma at arthritis. Mabisa rin ito para sa may gout, pananakit ng balakang, gallstone, umiihi na mayroong kasamang nana o dysmenorrhea, mayuma at almoranas, mga kaibigan. Hindi ba't napakahusay ng halamang ito o ang punong itong alingatong, isang puno ngunit marami palang pakinabang? Ikaw, pamilyar ka ba sa punong ito? At sana ay marami kang natutunan sa video na ito. Kaya huwag kalimutan magkomento sa comment section sa ibaba at i-like ang share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba pa. Para sa mga kaibigang gustong malaman ang benepisyo ng halamang ito dito sa Pilipinas at makakatulong din sa ating kalusugan. Maraming salamat po at God bless po sa lahat.